Whether the rise in the number of cases is due to the Delta variant or not, we need to recalibrate our response. We are also evaluating whether granular or localized lockdowns would work best in our current situation. Kailangan pag-aralan ito ng task force. Kahapon na itala ang pinakamataas na bilang ng bagong COVID-19 cases sa Pilipinas na umabot sa 22,000. Aminado ang punong ehekutibo, kailangang i-recalibrate ang pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic. Kaya naman inatasan na ni Pangulong Duterte ang National Task Force Against COVID-19 na pag-aralan kung mas mainam na paigtingin na lamang ang pagpapatupad ng granular lockdowns upang tugunan ang kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa kaysa umiiral na iba't ibang community quarantine classification. Sa Metro Manila, Bataan at Laguna, iiral ang Modified Enhanced Community Quarantine na may dagdag na restrictions hanggang September 7, 2021. Samantala, iginiit naman ng Pangulo na bagaman may COVID-19 surge sa bansa, kung pag-uusapan ang COVID fatalities, mas mainam pa rin ang sitwasyon ng Pilipinas. Sa huling datos ng Department of Health, mahigit na sa 33,000 mga Pilipino ang nasawi dahil sa COVID-19. Hirap ang Amerika ngayon. Ang Europe is suffering from a maraming mas namatay. Turkey, maraming patay. Saudi Arabia, mas marami ang patay. Ito, atin hawa lang. Ang patay natin, hindi masyado ganun karami. Muli namang iginiit ng Pangulo sa publiko ang pagsunod sa health protocol sa gitna pa rin ng banta ng Delta variant. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.